Pauwi na ako. I love you. Bye-bye. Kumusta na nga pala si Junior? Nahirapan ako para sa kanya. Mahirap ipaliwanag sa batang sitwasyon. Anong sitwasyon? Sorry ah, baka nauulitan ka na sa akin. So, nang ipaalala sa'yo na dito ako. Umuwi ka na, ayusin mo na yung problema niyo ng daddy mo. Okay na ako. Sige. Baso ka na. Salamat ulit ah. Sige. Ingat ka. Good night. Habang nag-aaksaya ka ng panahon sa asawa ni Adoro na wala ka naman nakukuha, alam mo ba kung anong nangyari kala Diego? Ni-raid sila. Alam mo kung sino nag-raid? Si Ador. Mama, pero hindi mo alam. Ano ang napapala mo sa babaeng yan? I'm sorry, Dad. Sorry? I'm sorry. Malapit na. Okay, nakukuha ko na yung loob ng asawa niya. At alam kong may tinatago si Ador na alam ng asawa niya. Reality is, you don't know what's going on. You don't know anything. Nothing. Tataka lang ako kung bakit ako ang pinagdududahan na Ador na yan ang bumaril sa kanya. Kami ang naglalaban nun. Nung gabi, nabinaril siya ni Joaquin. Eh, baka nasisiraan na ng ulo. Nakita mo naman yung kilos niya. Hindi. Hindi siya nasiraan ng ulo. Yun lang. Ligtas si Joaquin sa paghihiganti niya. Ikaw ang mapag-iinita niya ngayon. Ano pa talaga nasa isip mo, Ador? You had our competitors arrested? You just started a war! What the hell were you thinking? Are you in or out? I've just about had it with you. I don't want to be anywhere near you, your company, this organization. I am done! Sarado na din naman ang kasong ito. Tama yung desisyon mo. Sino ang magsasabi sa mga kasama ni Ador? Ako na ang magpapaliwanag sa kanila. Kailangan mo ba ng tulong sa pagpapaliwanag kay Junior? Hindi na. Pero isa lang ang hihilingin ko. Hayaan niyo sana na makausap ko muna siya bago niyo sabihin sa lahat. Kung bahala kay Ador. Sa pagkakataon ito, sisiguraduhin ko yung gusto mong buhay. At si Glenn? Sir, kung bahala kay Glenn. Let me make up for it, Dad. Ako natatapos kay Ador. Kayaan mo sila. Gusto kong masubukan ng kakayahan ng grupo. Kayang-kaya ko na to, Joaquin. Ito na ang pagkakataon mo. Makabawi ka sa akin. Makakaasa ko po, boss. Salamat, Kato.
Hindi pa nga pala kita binabati for a job well done. Ang ibig bang sabihin nito uuwi ka na sa Zambales? Hindi pa usa ngayon. Dahil para usa akin, hindi pa tapos ang misyong ito. Mate! Ano gusto mo pala? Mate! Huwag mo pihilan! Anong pinapalabas mo sa tatay ko, ha? Di mas magaling ka sa akin? Hindi naman, Mate. Baka nakakalimutan mo, hindi dahil sa kapalpakan mo. Wala tayong problema ganito. Ikaw ang nagpasok kay Ador sa negosyo. Alam mo, nung wala na si Ador, sinabi ko kay Daddy na dapat ilikpit ka na. Pero pinigilan niya ako. Dahil may utang na loob daw siya sa'yo. Niligtas mo daw siya, no? Pero ako, Diego, wala akong utang na loob. Meron, Joaquin. Hindi ko sinabi kay Ador kung sino ang totoong bumalit sa kanya. Meron naman niya. Eh, di ako ang pinagdududahan niya. Anong pakialam natin sa iniisip niya? Papatayin mo na siya, di ba? Tama ka. Papatayin ko siya. At hindi ako sasabit. Hindi ako sasabit na katulad mo. Sir, ako naman po ang mahihilingin sa inyo. Ano yan? Hayaan niyong tapusin ko ang misyong ito. Alam naman natin dalawa na kahit hindi ako pumayag, ikaw din naman ang masusunod. Na-miss mo talaga ang kare-kare, ano? Apo naman po. Ala, si tatay po ba ang nagluto nito? Hindi. Ako nagluto niyan para sa'yo. Ala, sinusundo niyo na po ba kami? Ah, sige po. Kukain ko na po ang mga gamit ko sa taas. Sorry po la, pero kung iniisip niyo na makukumbinsi kaming umuwi, hindi po kami sasama sa inyo. Carmen, kahit naman anong nangyari, asawa ka pa rin ng apo ko. At apo ko pa rin ang anak mo. Yun na nga ho yung masakit eh. Kapamilya ko ho kayo. Pero nagsinungaling ho kayo sa amin. Carmen, maniwala ka, hindi ko rin alam. Maraming salamat na lang din ho at pumayag na kayong sabihin namin kay Junior ang totoo. Pero hindi ko na po kailangan na si Cardo pang magpaliwanag. Kaya ko po mag-isa. Nakiusap si Cardo. Gusto sana niya siya ang magsabi kay Junior. Nada, Kuya Aido! Susundin niyo ako dito? Ayos! Oo, Anyok. Anong oras po? Meron lang akong kailangan tapusin. At pagkatapos na, pupuntaan na kita dyan. Bakit, Kuya Aido? Tapos na po ba ang mission niyo? Saka ako na ipapaliwanag sa'yo, Anyok. Siyempre, mamimiss kita. Lalo na yung kakulitan mo. Ikaw pa ba? Pakabait ka dun, ha? Opo! Excited ka na? Opo! Lagi ka na lang, Kuya Cardo. Kuya Cardo, ayaw mo ba dito? Gusto ko! Pero mas kay Kuya Cardo. Opo! Bakit mo naman sinabi kay Mom yung plano? What's the point? Bukas pagising ng Maya mo, babasa rin naman sa diary yan. Look, nakikiusap lang naman ako sa inyong dalawa. Tama na. There must be another way. Kung may alam yang si Ador o si Glenn tungkol sa'yo, maybe we can pay them. Kahit magkano ang gusto nila, we can do that, right? Yun nga yung problema, May. Hindi ganong klaseng tao si Ador. Tried and tested na yan. Kaya nga kami nagka-problema, eh. Okay. Hindi ganong klaseng tao si Ador. That's why he deserves to die. Asan ang mga konsensya niyo? Trabaho lang to.
walang personalan. Ganito yan eh. Problema, kailangan gawa ng solusyon. Yun ang natutunan ko sa papa mo. Tomas, hindi ako nakialam sa negosyo ni papa. Alam mo yan. Kaya nga, ako ang nagdedesisyon at hindi ikaw. Ang sinasabi ko lang, ayoko na nang pumapatay kayo ng tao. Sinabi ko bang ako mismo papatay? Kaya nga, meron tayong mga tao para sa ganyang trabaho. Actually, nag-uuna pa nga sila eh. Pera-pera lang yan. Tomas, naririnig mo ba ang sarili mo? Ma, kung pumayag lang nga si Daddy, ako na mismo yun. Isa ka pa! Junior, mamaya, kakausapin ka ni... Kakausapin ka namin tungkol sa tatay mo. Bakit po? Ano po yun? Magpakabait ka dun sa lola ni Kuya Cardo mo. Opo! Lola ko na rin po ba siya ang ate Gail? Oo, lola mo na rin siya kasi lola siya ni Kuya Cardo mo. Kailan po siya nagka-lola? Onyok, lahat tayo merong lola. Eh ako po, wala. Meron yan po ako. Sila Tatay Rabas, Nanay Lena, sila Kuya Kokoy. Kayo po, si Tay Nanding, pati po si Ate Brenda, tsaka po si Nay Lolit. Ito! Oh, ang dami nila. Pero hindi po ba pwede talagang sumamakad na sa amin ni Kuya Cardo? Hindi pwede. Bakit po? Dahil nandun po yung kunyaring asawa at anak ni Kuya Cardo? Ganito. Pagdating ng Kuya Cardo mo, ipapaliwanag niya sa'yo lahat. Pero sa ngayon, iligpit na natin yung gamit mo dahil baka mamaya nandyan na yung Kuya Cardo mo. Sige po, Ate Glenn! Halika na. O, yung damit mo na. Amin na yung damit. Tulungan kita. Yan na ba yung damit mo? Apo! Yan yung susuotin mo? Apo! Sabi kasi ni Lola, bawal muna daw po. Bakit po ba?
Junior, may sasabihin ako sa'yo. Sana ako maintindihan mo. Ano po yun? Meron kasi ako nilihim sa'yo at sa nanay mo. Nilihim? Tungkol sa akin. Sa totoong pagkatao ko. Ha? Eh, di ba po kayo ang tatay ko? Junior, minsan sa buhay ng tao, kinakailangan mo maglihim. Dahil may kailangan kang protektahan. At para sa'yo kabubuti ng lahat. Pero kahit anong tago ang gawin mo, lilitaw at lilitaw kung anong totoo. Dahil yun ang tama. At yun ang nararapat. Di ba po sabi niyo po sa akin, dapat po lahat lagi sabihin na totoo? Yun po ba yun? Tama ang tatay mo. Dapat lagi kinagsasabi ng totoo. Hindi ko po talaga kayo maintindihan eh. Hindi ako ang tatay mo. Kaya niyo po ba sinasabi yan? Dahil ayaw niyo na po sa akin? Junior, mahal kita. Pero ako ang tiyuhin mo. Kakambal ako ng tatay mo. Ako si Gardo. Pulis din ako kagaya ng tatay mo. Kinakailangan kong magpanggap bilang tatay mo para mahuli ko ang mga kalaban niya. Hindi ko po talaga kayo maintindihan. Alam po, alam ko, litong-lito ka. Malang araw, maiintindihan mo rin. Sabi ni tatay. Anak. Hindi na babalik si tatay. Patay na si tatay. Di po totoo yan, tatay!
Bacolano, Tausug, Dapaweño, Ilocano, Kapampangan, Bucolano, Chabacano, Caviteño, Pangalatok, Bisaya, Rizaleño, Batangueño, Waray, Maranao, Ilonggo, at Zamboangueño. Kwasa mong kaibigan ako, kababa, na parang kulamang ang mababang tukha, tila di mahalaga kung saan ako nagmula mali ka dahil yan ay hindi ko itakasya. Kahit ako ay probinsyano, di Diego! Kahit dehado, pag sumipat asintado, dahil ako ay probinsyano. Di atas, di luwi mo ako ito! Manlapas, di manlapas kahit walang bakit na nalangkala. Pagdikan kahit marahas ay buong tapang walang alinangan. Ang ganda patas, siya tagal patas, wala di mo maaasahan. Kahit ako Maynila, nagsimulang lahat ng may buhay na tumila. Di isang bani sa pangyayaring kong bihira. Kailangan pa sanin para lamang di masira. Ang iniwan at sinimulan, nakita ko kanino man sa ngalan ng batas. Lakas ng tawag, itutugunan ng buli man ng balo. Di niya alintano para sa tao na kapareho na mukha niya kakambal. Sa kanya sumandag kapag pinunod mo ang baka. Tamahan mo ng dasal dahil di mo masasabi ang dating at natakakit. Pag tumilos ang gatilo ng tingin mula sa akin, kaya iwasan mong tigigan ako papaba. Na parang turo ng mga mababagot ka. Tila di mahalaga kung saan ako nagulang maling at dahil yan ay hindi ko ikakaya. Di atas, di mabuti, sumusuko ano man laban. Di ka matabas kahit madulas at walang bako na nalangkara. At pamatigas kahit marahas ay buta. Hindo! Walang alilangan. Talagang na matas, kasi tagal matas. So palagi mong maaasahan. Kahit ako hindi mo rin, ano? Oh, eto na. Ano pa hinihintay mo? Tuluyan mo na ako. Ngayon, sisingilin na kita sa lahat ng mga utang mo. At sisiguraduhin kung may interest pa. Kung mayroong magbabayad dito, hindi ako. Ikaw yun. Wala akong utang sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko sa'yo hindi ka na makakatakas pa. Ador, mali ka ng pinasok na lugar. Tignan mo! Tignan mo, oh! Sa tingin mo ba, makakalabas ko pa dito? Hindi ako natatakot. Dahil sisiguraduhin ko na isa lang ang lalabas sa ating buhay. Pag sumipat asintado.